Hello everyone, welcome back to my channel, and today I'm gonna share with you regarding po sa isang subscriber ko sa YouTube channel. Shout out po pala by the way kay Ma'am Lanitan. Ayan, so this vlog is for you, and yung question mo kasi is hindi ka nakapag tapos ng trainee contract sa Japan. So, nag-resign ka. Yun po yung tanong mo. So, unfortunately, hindi ko po yun nasagot agad-agad because I'm searching if what would be the exact details. So I asked immigration lawyer in Japan. So, nakita ko lang siya sa Facebook, and I asked her na what if mag-apply po yung isang aplikante or isang trainee na hindi nakapagtapos ng kanyang visa sa Japan as trainee. So, ang sabi niya pag nasa Japan po is hindi na siya dapat mag-stay pa. So, dapat umuwi na siya sa kanyang bansa. So, ayun, tinanong ko rin na may possibility ba na i-accept siya ng company if mag-apply siya sa isang ibang category. It's not related sa skills niya dun as a trainee visa. Ang sabi niya is possible po yun, pero it needs a discussion from you or explanation bakit ka po nag-resign. Tsaka meron din po akong napagtanungan na isang school, isang Japanese school, at the same time, meron siyang ka-tie-up na agency. Yun nga is, ang sabi niya, pwede daw. Ang sabi niya, wait lang po ha. Ito po kasi yung tinanong ko sa kanya na, Sensei, good evening. I would like to ask if you will accept an applicant for Kaigo position if she did not finish her contract in Japan as trainee visa. And sabi niya, good evening, yes, as long as she is qualified now. And I actually asked her if pwede ba siya na makapag-apply sa kanyang company or sa kanyang agency. Naka-tie up. Sabi niya is, if she is serious, please tell her my contact. And thank you so much. So, ayan, for you, Ma'am Lenitan, for you, huwag ka pong mawala ng pag-asa. Ayan, you could still apply in other categories or other skills category in SSW. So, I'm so sorry, hindi pa ako nakapag-BS. I'm currently out from work. So, ito, binavlog ko na para ma-share ko naman yung sa iba na hindi nakapagtapos ng kanilang contract sa Japan and umuwi na lang sa Pilipinas. Ayan, so, for any further questions or any related concerns about Kaigo or nursing care or caregiving, please also message me sa Facebook, Irish Claire Lacuna-YouTube sa Facebook page po. Ayan, thank you everyone for watching my vlog, and please don't forget to like this video. Bye bye.